ipinatupad ng Puerto Princesa City Government ang pag-alis sa liquor ban kasabay ang bagong schedule ng curfew ngayong araw. Ikalima ng Oktubre nang ipatupad ang Executive Order No. 2020-48 o ang temporary banning sa pagkonsumo ng alak sa mga pampublikong lugar hanggang ikadalawampu ng Oktubre. Ayon sa Puerto Princesa City Government, bagaman inalis na ang pagpapatupad ng liquor ban ay tiniyak nila na masusunod pa rin ang mga health protocols sa mga pampublikong lugar. So, ibig sabihin sa mga painuman, maaaring mamayang gabi ay magbukas na yung ilang mga painuman. Ano po? Dahil nililift na at pwede na silang uminom doon, no? Pero ipatupad pa rin po yung physical and social distancing hanggat maaari, no? Samantala, binago na rin ang oras ng curfew sa Puerto Princesa. Kung dati ay alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ang curfew, ngayon ay ginawa na itong alas 12 ng madaling araw hanggang alas 5 ng umaga. Aminado ang city government na marami silang nasisita at hindi sumusunod sa oras ng curfew. Pero sa pagbabago ng oras ay sana naman daw ay sundin na ito ng mamamayan. Yun na yung magiging bagong curfew hour natin, no? Dati alas 10, pero ngayon na-move na ng alas 12. Pero yung curfew natin sa mga minor, patuloy pa rin, ano? 17 pababa. Patuloy pa rin na yung mga minor natin ay hindi pwedeng lumabas pagsapit ng alas 10 ng gabi, no? Sila ay dapat nasa kani-kanilang mga tahanan na. Well, sa curfew, itina-turn over natin sa mga barangay yan, ano? At pupwede rin tayong makasuhan, no? Just in case na maghigpit na yung local IETF natin, pupwede rin kayong makasuhan. So, yun yung isang mabigat na iniiwasan natin, no? Nandito na nga tayo sa pandemya nito, siguro kung paulit-ulit at paulit-ulit kayong ma-apprehend, wala na ho kaming magagawa, kundi makakasuhan na ho kayo ng paglabag. Ikinatuwa naman ng isang bar owner na si Ingrid ang tungkol sa pag-alis ng liquor ban. Pagtiyak naman niya na nasusunod ang minimum health protocol sa kanyang establishmento. Siyempre masaya kasi yung place na to pinupuntahan talaga siya as painuman talaga. So, siyempre kami as owners, may responsibility din kami sa mga customers namin kung paano namin sila masisecure na safe to maintain social distancing. May sarili-sarili silang utensils like baso, and before sila pumasok dito, yun nga, may foot bath sila, thermal scanner, and contact tracing. So kami, bilang mga nagnegosyo ng liquor, masaya naman kami kasi na-lift na yung liquor ban. So makaka-start kami ulit and back to business. Pakiusap naman ng mga otoridad na maging responsable ang bawat mamamayan at sundin ang mga pinatutupad na panuntunan para na rin sa kaligtasan ng bawat isa. JB Mamaid, Alpha News Philippines.